Bugbog ang inabot ng isang messenger na nagtatanong lang daw ng direksyon sa Mandaluyong. Ang anyay, mga may sala, ang barangay chairman at mga tanod. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusive. May bukol sa noo, mga sugat sa mukha hanggang sa kamay, leeg at katawan. Batay sa medical legal certificate, ito ang mga markang iniwan ng ginawang panggugulpi ng mga kawani ng Barangay Malamig sa Mandaluyong City sa messenger na si Arlie Lozada. Batay sa salaysay ni Arlie, magdi-deliver daw siya ng package sa Mandaluyong nang mapagtanungan ng direksyon patungong Boni Avenue ang mga nadaan ng Barangay Tanod. Itinuro naman daw ang daan pero nang siya ipapaalis na. Hiningi raw ng kapitan na si Marlon Manalo ang kanyang lisensya at registro ng dalang motorsiklo. Kinwestiyon daw ni Arlie kung ano ang kanyang violation pero tila naangasan daw sa kanya ang kapitan. Dito na raw siya pinabitbit sa barangay hall at sinaktan. Parang pinaghihinalaan nila ako. Siguro may pagdududa sila. Ikinulong daw siya rito ng ilang oras. Kinuha pa ang kanyang cellphone. Itinurn over sa Mandaluyong pulis sa mga barangay tanod si Arlie pero pinauwi din siya kinalaunan. Hindi ko pinalaki yung anak ko. Parang lang ganyanin ninyo. Kanina, sinampakan ni Arlie ng formal complaint si Chairman Manalo at kanyang mga tanod sa Quezon City RTC at Office of the Ombudsman. Diretso tayo sa korte at saka sa ombudsman. Dalawa po. So ano ma-assure isang criminal at saka isang admin. Sila dapat yung nag-guide sa atin. Sila dapat yung natatakbuhan natin pag kailangan natin sila. Okay. Pero ang nangyari, sila pa yung nagpahamak. Kinuha na namin ang reaksyon ng mga barangay tanod. Pati na si Chairman Manalo ukol sa kaso pero out of the country raw si Kapitan. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.